Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Maghahain ng motion for reconsideration ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa halip na December 2025 na nakasaad sa desisyon ng mataas na hukuman, nais ng COMELEC na gawin ang susunod na halalan sa 2026. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mahalagang irespeto ang tatlong taong termino ng mahahalal na barangay at SK officials. Nababahala si Garcia sa implikasyon ng Supreme Court decision sa kanilang paghahanda para sa susunod na halalan, lalo na sa election budget. Milyong-milyong pisong halaga ng bangus at tilapia ang naapektuhan ng fish kill sa Taal Lake sa Batangas. Sa pagtaya ng lokal na pamahalaan ng Batangas, aabot ng 343 tons ng fingerlings sa lawa ang namatay. Nabatid na nagsimula ang fish kill noon pang isang linggo. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Calabar Zone, umabot na sa 300 tons ng freshwater fish ang namatay sa bayan ng Talisay, 32 tons sa Agoncillo at 11 tons sa bayan ng Laurel. Ipinaliwanag pa ng BFAR na ang pagbaba ng dissolved oxygen level sa Taal Lake ang dahilan ng pagkamatay ng mga isda. Bungsod na rin ito ng pagbabago ng water temperature, dulot naman ng pabago-bagong klima. Itinanggi din ng BFAR na may kinalaman sa pag-aalboroto ng Taal Volcano ang nangyaring fish kill. Sinampahan na ng kasong kriminal at administratibo ang dalawang pulis na inireklamo ng harassment ng tatlong miyembro ng media sa isang land dispute sa lalawigan ng Leyte. Ang dalawa ay kinilala ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na sina Staff Sergeant Rhea Baleos at mister nitong si Staff Sergeant Ver Baleos na kapwa sinibak na sa pwesto noon pang July 15. Ang mag-asawang pulis ay inireklamo ng San Juanico TV reporters na sina Lito Bagunas, Noel Cianosa at Ted Tomas na nakaranas ng harassment mula sa dalawang pulis habang ini-interview ang agrarian reform beneficiaries sa Barangay Jones sa bayan ng Pastrana noong July 14. Samantala, inaalam na ng Presidential Task Force on Media Security kung sino ang nagpaputok ng baril sa kasagsagan ng gulo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.